isang bagong pangalan nakasama sa hazing rites ng Aegis Juris Fraternity kay Atio Castillo, tinukoy ni Mark Antonio Ventura sa kanyang salaysay. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Isiniwalat ng Aegis Juris Fratman na si Mark Antonio Ventura kung sino-sino ang mga kasama sa initiation rites ni Horacio Castillo III noong madaling araw ng September 17. Sa 6 na pahinang affidavit ni Ventura na isinalita sa DOJ, tinukoy nito ang 23 iba pang individual maliban sa kanya na naroon sa hazing rites ng Aegis Juris kung saan namatay si Atio. 9 sa mga ito ay bagong pangalan na hindi kabilang sa mga kinasuhan ng magulang ni Atio at ng Manila Police District sa DOJ. Ang mga ito ay sina Edric Tulapil, Zach Abulencia, Daniel Ragos, Dave Felix, Sam Kagalingan, Alex Cairo, Luis Capulong, Kim Cyril Roque at Jed Villanueva. Mayroon pa ang isang babae na kasama si Alex Bose na hindi miyembro ng Aegis Juris. Kinumpirma rin ni Ventura ang magkakasangkot ng 14 pa na ibang miyembro ng frat na una ng sinampahan ng reklamo sa DOJ. Kabilang na rito sina Arvin Balag na pinangalan ng Ventura na kanilang GP o Grand Prefectus, si Ralph Trangia, at ang master initiator na si Axel Munrohipe. Idinetalye pa ni Ventura ang proseso ng initiation kay Atio na sinimulan niya sa pagsuntok sa braso nito. Sumunod ang paghataw sa braso nito gamit ang wooden spatula at huli naman ang paghampas kay Atio gamit ang paddle. Si Ventura ay sinalim na ng DOJ sa Witness Protection Program. Iwala naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na matibay ang testimonyo ni Ventura at hindi na kailangan pa ng supporting o corroborative testimony para ito ay tumayo sa korte. Iginatawa rin ng Manila Police District ang pagbubunyag ni Ventura ng mga sangkot sa hazing rites dahil ito ay malaking tulong anila sa isinusulong nilang kaso laban sa pangadawit sa pagkamatay ng USC law student. Para sa Eagle News, Maureen Sina, 1 with 25.